Well, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon at maganda ang panahon. At mukhang hindi yata uulan, hopefully. Pero maraming salamat sa Panginoon at tayo po ay nasa mabuting kalagayan. And I hope and pray na lahat po kayo na nakikinig ay patuloy na sumusunod po sa mga alituntunin po that would keep us safe, you know. Kaya nga na, lagi natin naririnig, you know, stay safe, you know, stay at home. Iwasan po natin ang labas ng labas. At kung lalabas naman po tayo, ay magtakip po tayo ng ating mga mukha, no, lalo na yung ating ilong at bibig. Kasi doon po nakakapasok ang virus. So iwasan din po natin ang ano, yung masyadong lumalapit sa mga tao. Tandaan po natin yung social distancing na tinatawag. So may virus pa rin po, kaya wag po tayong ika nga magiging kampante, no? Dahil baka mamaya ay hindi lang yung sarili natin, pati yung ating mga mahal sa buhay ay baka sila po ay mapahamak. So tayo po ay mag-ingat. So good afternoon po sa inyong lahat. We are right now continuing with our series ng pangalan po ay Keys to Real Life, and thank you for all of you na kasama ko ngayon dito sa live na broadcast, and for those of you who will be watching mamaya siguro replay or anytime during this week, you'll be watching the replay, welcome din sa inyo. Okay, and we are now in session 3 nitong 8-part series na ito called Keys to Real Life Part 1. Okay, Part 1 po ito. Kasi may Part 2 and may Part 3 pa. And I hope na you would complete itong series na ito. And although hindi masama na kayo po ay manonood ng mag-isa, pero itong uri ng pag-aaral na ito, best nito would be to really study this with another person or with a group. Para na ipoproseso po natin ng mabuti. Okay, so again, welcome to all of you. We are broadcasting live every Tuesday and Thursday po ng 4 o'clock PM sa ating page, yung Real Life Christian Communities page, at ganun din po sa RLCC online. So I don't know where you are watching. Sige po, paki-comment lang po, where are you watching from? Kung kayo po ay nanonood from Muntinlupa, San Pedro, Las Piñas, o San Man, o even abroad, can you just post a comment para mamaya titingnan ko po kung saan po kayo nanonood. At anyway, tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaral ngayon. So would you join me in a short prayer? Manalangin po tayo sa Panginoon and let us ask His help. Kasi po, kung wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. So let us all bow our heads and close our eyes at manalangin tayo sa Panginoon. Father, maraming salamat sa iyo na ikaw ang aming mabuting Diyos, na ang plano mo ay maganda, mabuti para sa amin, Panginoon. Lord, thank you that you want to save us, O God, from the power of sin. That destroys life itself, Panginoon, and you desire for us to be set free, to live a life of love, to be transformed, Panginoon, through the power of the Holy Spirit. So dalangin ko po lahat ng nanonood ngayon ay by God's grace maranasan po nila itong salvation ito, yung kaligtasan ito, kung saan you want us to be free from our past, free from sin, whether sarili naming mga nagawang sin or sin that others have done to us. Set us free, Panginoon, by your grace. At Lord, tulungan mo ang bawat isa na nanonood to understand, O God, yung pag-uusapan namin ngayon. So maraming salamat po muli. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral. So I will be sharing my screen with you. Okay? All right. So tayo po ay nag-aaral ng Keys to Real Life seminar. Subtitle niya, Mastering the Keys to the Abundant Life Jesus Promised. And this is just part 1. Meron pa hong part 2 and part 3. So let's proceed, no?
Ang title po ng session natin ngayon, which is session 3 po, is The Challenges of Love. No, Challenges of Love. Dahil sa totoo lang po, magandang pag-usapan yung magmahal, umibig, una sa Diyos, sa kapwa. Napakagandang pag-usapan yan, pero paano ba gagawin yan? May mga challenges po na tayo po ay inaharap po natin yan. Lahat po tayo, wala exception, no? Naalala ko tuloy yung isa sa mga palabas nung wala pa yung COVID-19, no? Yung Minute to Win It, no? Ewan ko kung napanood nyo yan. Yung mga simple lang naman yung mga laro nila, pero because of the time factor and medyo challenging din naman, you know, bagamat sa pagpinanood mo parang simple, pero when it comes to actually doing it, ay napaka, no, hirap, napaka challenging. So in the same way po, ang pagmamahal, no, the life of love, which is so ideal po. Remember, sinasabi ko nga sa inyo na ang goal ng salvation ng Panginoon sa buhay natin at the present time is so to enable us to live a life of love. Ano po? And I told you na yung learning to love po is a process. You know po, may kinalaman sa initiating, growing, maintaining, and deepening love with God, with other people. And hindi po biro yun, dahil marami pong challenges. So that's what we are going to study today. So to do that, ating pong pagmuni-muni, let's meditate on Galatians chapter 5, verse 13 to 26. Si Apostle Paul ang nagsulat nito at sinulat niya to sa mga Christians na nakatira sa lugar na ang pangalan ay Galatia, which is a large place na kung saan naroon na nakatira iba-ibang klaseng mga tao, Jews and Gentiles. Pero he's writing to the churches there, he's writing to believers dun sa lugar na yan. So ito yung kanyang sinabi, let's read. You, my brothers and sisters, were called to be free. So ito, makikita natin ang purpose ng ating Panginoon. It is for freedom, okay, that Christ has called us. Kaya siya namatay sa cross to set us free. Kaya siya nag-pour out ng kanyang Holy Spirit to the early church. And even now, every time na mayroong mga tao would come to Him and believe in Him, He gives them the Holy Spirit bilang pruweba that He is accepting them as part of His family. Nang purpose lahat niyan is for us to experience real freedom. Freedom, anong klaseng freedom ito? Hindi lang yung freedom from something, but freedom to something. Freedom from sin, but freedom to love, no? So meron pong pangako ang Panginoon sa atin that we need to really think about, no? Hindi tayo tinawag para maging alipin. So sabi ni Paul, but do not use your freedom, sabi niya, to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love. Sa mga katwid, ang freedom na binibigay sa atin ng Panginoon is to enable us to live a life of love. Yung po ang purpose po nun. So sabi po ni Paul, for the entire law is fulfilled in keeping this one command, sabi niya. Love your neighbor as yourself. Na hindi to bago, sinabi na rin to ni Jesus and his teachings, no? Na yung entire law, if you read the scriptures po, kung isusuma natin yan, it's all about loving God and loving our neighbor as ourselves. Yung tinatawag na the great commandment. Sabi sa verse 15, if you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Now, this is a sobering thought kasi kausap niya mga Kristiyano eh. So he's saying in effect na being a Christian does not mean na hindi pwede mangyari ito. In fact, he, you know, very openly says na if you bite and devour each other. Ibig sabihin, imposible mangyari ito even among Christians or among churches. And one of the things na siguro surprising sa ibang tao is to see minsan na nag-aaway-aaway ang mga mananampalataya, which should not be, totoo yun, pero it does happen kasi hindi naman automatic po yun na matututo tayong magmahal sa isa't isa. Hindi po automatic sa buhay natin bilang mga mananampalataya, no matter how much we love the Lord,
na basta-basta na lang tayo matututong magmahal. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga challenges. So sabi ni Paul, watch out or you will be destroyed by each other. If you are a young Christian or maybe you're somebody na slowly lumalapit pa lang sa Panginoon, huwag po kayong ma-shock. Huwag kayong sabi nga ng mga kabataan, huwag ma-shook, no? Huwag kayong magulat. If sometimes you see among God's people yung lack of love. Kasi yun nga po eh, proseso po ito eh. And as a process po, we really have to trust God, pero we have to cooperate din naman, no? Sabi ni Paul, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Yung kanyang exhortation o utos na walk by the Spirit means na pwede hindi tayo mag-walk by the Spirit. So, nasa sa atin yung choice, yung decision. Pero sabi niya, pag pinili natin yon yung walk by the Spirit, ibig sabihin po ng walk, hindi lang po yung physically maglakad tayo. Kundi ang tinutukoy po nito yung lifestyle natin, yung buhay natin. And pag sinabi na walk by the Spirit, ibig sabihin we live our lives depending upon listening to the Holy Spirit, listening to His promptings, to His voice, and following yung kanyang movements, you know, obeying yung kanyang promptings sa atin. So living by the Spirit or walking by the Spirit na tinatawag sa Bible is a lifestyle kung saan bunga nga nung commitment natin na nung sinabi natin, Lord, I believe in you, I would follow you. So every day po, we live this out by listening to the Lord, first through His Word, but secondly also through other circumstances or situations or even other people. And developing yung ganung lifestyle po takes time. Hindi po yun automatic. And then ang sabi niya, ang resulta nun is that you will not gratify the desires of the flesh. Ano naman po yung flesh? Yung flesh yung sarili po natin, apart from God, on our own. Kung anong gusto natin gawin, o ano yung nais natin, yun yung flesh. Apart from the Lord, ang tawag po sa ating mga decision ay flesh. Pero if we submit ourselves to God, ang tawag naman po doon ay walking by the Spirit. Verse 17, for the flesh, yung sarili po natin, desires what is contrary to the Spirit. So sa madaling salita, meron po tayong mga gusto, yung ating lumang sarili ay may mga gustong gawin. At ito ay saliwa o kakaiba sa desires ng Holy Spirit para sa atin. And the Spirit, what is contrary to the flesh. In other words, may desire ang Panginoon para sa atin na mabuti at maganda, pero meron din tayong gustong gawin. Kasi meron tayong will, meron tayong choice. And Paul is saying na kailangan gumawa tayo ng pang-araw-araw na desisyon tungkol dito. So sabi niya, they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Sa madaling salita, sabi ni Paul dito na dapat pag-ingatan natin kasi hindi lahat ang gusto natin ay gusto rin ng Panginoon. And so we must learn to discern, ika nga. Kailangan i-discern natin sa nagmumula yung mga desires natin, no? Gusto ng Panginoon na magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Verse 18, but if you are led by the Spirit, sabi niya, you are not under the law. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Well, ang ibig sabihin ng you are not under the law, ibig sabihin hindi ka kino-condemn ng Word of God dahil mali yung ginagawa mo if you are being led by the Spirit. Because the Spirit will make sure sa pamamagitan ng gabay niya that you will be doing the things that truly please God. So sabi niya, pag ganon, if you're living or being led by the Spirit, ang resulta niyan, there will be no condemnation sa buhay mo. Hindi ka magkakaroon ng feeling na mali yung mga ginagawa mo because the Holy Spirit will testify in your heart that you are living right. So sabi sa verse 19, the acts of the flesh are obvious. In other words, madali mo malaman pag ang mga pinipili mo ay pang sarili lamang, sabi niya. Obvious to. Hindi na kinakailangan ng, you know, ng PhD or malalim na kaalaman. Just by observing, malalaman mo na yung mga ginagawa mo ay nagmumula sa sarili mo, hindi sa Panginoon. At ang mga examples na binigay niya ganito, sexual immorality,
In other words, kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na sexual na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, halimbawa hindi under the principle of marriage and commitment, kundi ikaw nga nagko-commit ka ng kunyari fornication o sex outside of marriage o kaya sex with the same sex, yan po yung mga sexual immorality. And sabi ni Paul, obvious yan. Yung muna kinakailangan pag-isipan pa yan, yung ginagawa mo na yan, that comes from you. In other words, sin continues to have mastery over your will. Sabi rin niya, impurity. So, kumbaga, kalaswaan, di ba? And also, debauchery. Debauchery simply means yung pag-aaksaya ng time, talents, and treasure na binibigay ni Lord para sa atin. So, yung katamaran is a form of, it's an act of the flesh. Yung laziness, yung puro sarili mo lang iniintindi mo. These are all coming from your desire. And kung hindi mo yan papansinin, may enslave ka dyan. So, sabi rin niya, idolatry. So, yung pagbibigay ng halaga o pagtitiwala mo sa mga bagay-bagay o tao na as if yun ang makakapag-meet ng needs mo, yun yung idolatry. Hindi lang naman pagsambayan sa mga Diyos-Diyosan. And witchcraft po nung panahon na yun ni Paul, yun po yung paggamit-gamit ng mga chemical para sa mga bagay-bagay na gusto nilang ma-accomplish, kunyari for minsan for healing or minsan for controlling other people. So gumagamit ng mga, kahit nung panahon ni Paul, may mga ganun eh. Mini-misuse ang ikangang nature, ginagamit sa mga maling paraan. And that was called witchcraft nung araw. Today, well, meron tayong mga ganun. Gumagamit tayo ng mga chemical, gamot, na ginaabuso natin, or alak, or whatever. So kasama yun dun. And then hatred, discord, jealousy, ito yung mga relational sins, fits of rage, selfish ambition, makasarili, dissensions, away-away, factions, hati-hati. So, pag may mga kaguluhan sa kahit anong sitwasyon, sa pamilya, sa church, obvious yan, sabi ni Paul, hindi yan galing kay Lord, galing yan sa sarili nating laman. You see, na-form tayo while we are growing up. Na-form tayo ng mundo with our philosophies and ways of thinking. Na-form yung character natin. And so, kahit na tayo ay sinaved na ng Panginoon, unless we deal with those things by the power of the Holy Spirit and through the Word of God, mananatiling controlling factor yun sa ugali natin. Okay? Now, envy rin daw. And then, drunkenness. Obvious naman yun, di ba? Orgies, and the like. In other words, hindi nagbigay si Pablo ng kompletong listahan, kundi nagbigay lang siya ng mga example. So sabi niya, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ano ibig niya sabihin? Hindi mo mararanasan ang kingdom of God. Eh, ang kingdom of God, yun ang essence ng gospel eh. The good news is simply the announcement na available na at possibly na for people to enter into the kingdom of God through faith in Jesus Christ. Yun ang good news eh. And to enter into the kingdom of God is to experience the life of God or the life from God. And so lahat ng blessing nandun, peace, joy, righteousness, deliverance, so lahat ng mga pagpapala nandun. Now, we can only experience that if we're willing to allow God to transform yung ating mga desires at bigyan niya tayo ng panibagong desire. So, pag hindi raw natin ginawa yan, hindi natin pinapansin ang desires of the Holy Spirit, eh hindi natin mararanasan ang kingdom of God. Pero in contrast to that, sabi ni Paul, but the fruit of the Spirit is love, joy, okay, may pag-ibig, may joy, may peace, may forbearance, o itinatawag na patience, no, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, sa madaling salita, makikita mo rin eh. Kapag ang isang tao is living by the Spirit, kontrolado siya ng Holy Spirit, kasi itong mga magagandang katangian na to o virtues na to, nararanasan niya sa buhay niya eh. At nakikita. Alright? So, sa madaling salita, we are not
called by God para manatili tayong alipin, you know, sa ating flesh at sa kasalanan, tinatawag niya tayo to be free para ma-pursue natin yung life that is truly life, which is living by the Spirit, para sa ganon, mapoproduce ng Holy Spirit sa buhay natin, kaya nga fruit yun, mapoproduce sa buhay natin yung mga magagandang virtues na to. And then against such things, there is no law. In other words, sinasabi ni Paul, kahit sa katumingin sa Old Testament, yung mga bagay na yan is hindi kontra ang Word of God yan. Eksakto mismo, yan ang nais ng Panginoon para sa atin. Amen? So sabi niya sa verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So sa madaling salita, ang sinasabi ni Paul dito, over time, yung mga tao na nakipag-isa kay Kristo, okay, at kapiling ni Kristo sa kanyang kaharian, sila ay natututo na ika nga i-crucify o hindi hayaan na maghari pa muli o magpatuloy pang maghari yung lumang sarili na may mga gusto, may mga nais na contrary sa kalooban ng Diyos. So verse 25, since we live by the Spirit, in other words, ibig niya sabihin, dahil tayo po ay nabubuhay ngayon by the power of the Holy Spirit, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng karanasan ng life with God. So sabi niya, dahil totoo yun, let us keep in step with the Spirit. So in other words, dahil ang buhay natin ngayon ay ayon na sa Holy Spirit, so dapat lang na mamuhay tayo ayon sa kanyang gabay, pagtuturo, yung kanyang leading. So we follow after the Holy Spirit who lives in us. Na ito, totoo lang ito sa mga taong tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, sa pamamagitan ng laying of hands, the Holy Spirit is imparted to a person, so that person begins to experience eternal life. Na kung di pa nangyayari sa ito, para nako-confuse ka, you know, the first thing na kailangan mong gawin talaga is to first decide to surrender your life to the Lord, put your faith in Jesus, magtiwala ka sa Kanya, and start following Him. No? Sa pamamagitan ng decision na yon, God will give you the Holy Spirit at malalaman mo ng totoo ito sa iyo. Okay? You will be able to experience life, a new kind of life galing sa Panginoon. And from there, siyempre, hindi automatic, you would now make a choice to live or to keep in step with the Spirit. So verse 26, last verse, let us not become conceited, provoking, and envying each other. So sa makatwid, may choice pa rin. Hindi siya automatic. Kahit na nasa iyo na ang Holy Spirit, it doesn't mean na basta-basta na lang mangyayari. We still have to make choices. No? Kapag ikaw ay napupunta sa relasyon na may pagsubok, huwag kang mayabang, huwag kang conceited, huwag kang mag-provoke ng mga tao para lalo mag-away, huwag kang magsalita ng pabalang. Okay? Huwag kang maingit. You know? So, itong mga bagay na to, choices ito. Amen? Alright. Purihin ang Panginoon. So, ito ang dapat natin tatandaan. The enemy of love is sin. Okay? The enemy of love is sin. Sa madaling salita, maganda pag-usapan ng pag-ibig, magandang isipin na, wow, no? Matututo tayo magmahal. Pero ang kalaban po natin ay walang iba kundi kasalanan o sin. Pero at the same time, gusto ko ipaliwanag nga po sa inyo to, no? Na through the Holy Spirit, pwede tayong ma-set free o ma-deliver sa kapit ng kasalanan. And we can be transformed also by the Holy Spirit na siya magbabago ng ating pag-uugali. Okay? So, ngayon, pag-aaralan natin ang challenges of love. Ano ba ang mga challenges? Well, una sa lahat is separation from God. Pangalawa is individualism, kasi yun ang bunga ng separation from God. And then yung pangatlong challenge po is the nature of relationships mismo. Ibig sabihin, ang relationships by its very nature, challenging na. Okay? So, pag-usapan natin yan. Una is the separation from God na bilang challenge atin. Ano ibig sabihin nito? Well, ang sabi sa Bible, Romans 1:28-31, furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind to do what ought not to be done. Okay, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. So in other words, ang sin,
pag pumasok na sa buhay ng isang tao at lahat tayo na pinanganak sa mundo na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, nagkakaroon po tayo ng ng depraved mind, mali yung nagiging isip po natin. Na ito yung pinagmumula ng every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. No? Sabi rin, they are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. So, sa katerbang problema po yan. In other words, yung pagkahiwalay sa Diyos ay isang napakalaking problema. Ito po yung naghahadlang sa atin eh. Ito yung challenge. Kaya po yung sin, pag hindi po yan talagang dinil sa pagkaugat nito, ay talagang wala tayong panalo dyan. We are going to be defeated sa kahit anong relationship na pasukin natin, hindi tayo magsasucceed. Okay? Sabi sa Romans 8, verse 1 and 2, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So only by being saved through faith in Jesus, yung proseso na yun, yun lang ang tanging paraan na masiset free tayo. Si Lord ang magre-reconcile sa atin kung paano nahiwalay tayo, buongan ng kasalanan. Siya rin ang magbabalik sa atin sa Panginoon. Jesus died on the cross upang sa ganon we can be forgiven. At hindi natapos yun doon. He died on the cross but He also rose again on the third day to give people a new life through the power of the Holy Spirit. So, posible na po ngayon for anybody, no? Hindi lang yung mababait, kahit na salbahe o maraming nagpagkakamali sa buhay. Anyone ngayon may access na sa kapatawaran, sa kalayaan na matatagpuan kay Lord. Lahat may access na through faith in Jesus. In other words, si Jesus ang tanging daan po. Okay? Now, the second challenge po is individualism, no? Yung pagiging makasarili. Sabi sa 2 Timothy 3, verse 1 to 5, but mark this, no? There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, okay? Ungrateful, unholy. Ang saklap, ano? Pag binabasa natin yung mga nakalista dito, di ba? Pero exactly, yun ang nakikita natin sa paligid natin. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. So si Apostle Paul is talking about the problem sa mundo natin, sa society natin. I remember very clearly my life nung ako'y wala pa sa Panginoon. This is so exactly true sa akin, you know. I was so selfish, so individualistic, sarili ko lang iniintindi ko. And sadly, you know, pwede rin mangyari to kahit Kristiyano ka na eh. As a Christian, hindi nga dapat, totoo yun, ideally, hindi na dapat. Kasi ideally, if you're walking by faith, ay nasiset free ka na sa ganitong bagay. Pero again, hindi siya automatic. Hindi siya basta-basta nangyayari. Kaya some Christians, even though sinet free na sila ng Panginoon, still live their lives as if alipin pa rin sila. And yung individualism kasi, yung pressure galing sa mundo for us to think only of ourselves. Kaya nung ako ay wala pa sa Panginoon. Ganun. Gusto ko ng saya, so magpapakasaya. Gusto ko na maganda yung feeling ko, so iinom, magte-take ng drugs, magkakaroon ng mga relationships na hindi tama, all because I wanted to have pleasure. Kaya sabi dito, lovers of pleasure eh, rather than lovers of God. So ito, kalaban natin to. This is a challenge to love. Kasi how can we love kapag tayo ay individualistic? So now, let me just share with you itong Johari window na to. Ito ay galing sa dalawang psychologist na si Joe at si Harry. Kaya tinawag na Johari yan eh. Okay? Now, yung nagbigay sila ng ng parang illustration o para maintindihan natin yung mga sarili natin.
So, magdodrawing tayo ng isang box at hatiin natin sa dalawang column at dalawang rows. At lalagyan natin ang pangalan, known by self, not known by self, tapos known by others, not known by others. So, base dito sa mga categories na ito, ay madidescribe natin yung four dimensions ng ating pagkatao. Okay? Una, yung tinatawag na open self. Kasi known by self, known by others. In other words, bukas, transparent po. Okay? And then, ito naman, not known by self, pero known by others. Kaya ang tawag po rito, blind self. Hindi natin kilala yung parte na yan ng pagkatao natin. Pero yung mga tao, alam nila yan. Okay? Parang kumbaga, alam ng mga tao na ikaw ay humihilik, pero ikaw siguro tanggi ka, sabi mo, hindi naman ako humihilik ka. Eh, hindi mo naman alam kasi tulog ka. At ito naman, known by self, pero not known by others. Ito yung mga secret natin na hindi natin sinasabi sa ibang tao, no? At finally, ito yung tinatawag na unknown self. In other words, yung potential natin, okay? Not known by self, not known by others, kasi open-ended pa yan. Hindi pa natin alam kung sino tayo magiging, you know, who can we can become. So, magandang ano to, parang framework para maintindihan natin ang sarili natin. So, let's apply it ngayon sa tunay na buhay. So, there are times na tayo ay nakaka-receive ng feedback, no? At dahil dito, lumiliit yung blind self kasi yung mga bagay na hindi natin alam sa sarili natin, naririnig natin sa mga tao kasi nagbibigay sila ng feedback sa atin. Amen? So, lumalaki yung open self. Eh, yun kasi ang ideal eh. Yung tayo ay transparent, hindi tayo takot, we are open, we are giving, we are willing, you know? So, yun yung open self eh, okay? Now, also, kung yung hidden self natin ay liliit, ibig sabihin, wala tayong masyadong sikreto na tinatago, na ayaw natin malaman ng ibang tao. So, sa pamamagitan ng disclosure, o sa Christian community, tawag dyan confession, di ba? Yung feedback, tawag dyan, ano, speaking the truth, di ba? So, pag yan nangyayari sa buhay natin, lumalaki yung ating open self, alright? At dahil doon, nagkakaroon tayo ng self-awareness and growth. Okay? Sa madaling salita, kung di tayo individualistic, tayo po ay open, transparent sa mga tao, mag-grow po tayo. Okay? However, hindi naman po ganun kasi nangyayari madalas. Ang nangyayari po ay tayo po ay ano, blind. May blind self tayo, hindi tayo nakikinig sa ibang tao. Tapos, marami tayong sikreto, marami tayong tinatago. So, yung full potential ng ating personalidad ay hindi nagbo-blossom. Kaya yung unknown self mo remains unknown, iganga, no? Hindi nare-reveal. Yan. So, ang individualism po, kalaban yan eh. Pag tayo po ay hindi transparent, makasarili tayo, may mga pader tayo, may mga walls tayo, well, problem yan. Kaya sabi sa 1 Corinthians 13 verse 47, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. So, ang pag-ibig po, no, makikita natin, masiset free tayo kasi natututo tayo na maging patient, maging kind, hindi pala inggitin, hindi nagmamalaki, nagmamayabang. It does not dishonor others. In other words, hindi, you know, hindi pabalang magsalita, yung pagpananalita mo, hindi masakit. It is not self-seeking. Hindi yung sarili mo lang interest ang iniisip mo palagi, yung feelings mo lang iniisip mo. It is not easily angered. Patient po. Pag ang love, tumitim mo sa puso ng tao. It keeps no record of wrongs. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisip palagi ng mali. No? Ang tawag doon sa tao, nag-iisip palagi ng mali, merong mali siya. No, mali siya. Yun ang tawag doon, mali siya. Lagi siyang may mali. Di ba? Okay. Sabi, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So, sa madaling salita po, ang love, pag pumasok sa puso po ng tao, talagang binabago yung tao. So, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ayan po ang resulta, no? Sa pag ang tao na set free na. Now, another challenge, the last one, is the nature of relationships, okay?
Dahil ang relationship po, hindi naman basta-basta nangyayari. May proseso yan. May tinatawag na formation stage, di ba? Tapos may honeymoon stage. And then may conflict stage, you know? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi pag dumating na yun, yun na yung talagang nasusubukan na po yung ating pasensya sa isa't isa. Okay? Kaya ang sabi sa Ephesians 4, verse 2 and 3, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So ito, process. Natututo tayo ng ganito as we obey the Lord. Hindi po siya agad nangyayari yan. Okay? So yung tatlong challenges po of love, namely separation from God, individualism, okay? Nature of relationships. Ito po yung humahadlang sa atin for us to be able to really live a life of love. Okay? So, ulitin ko po, the enemy of love is sin, kasalanan. And that's why we need the Holy Spirit po to set us free, no? Mula sa control as well as yung na-develop na ng sin sa buhay natin, mga character traits, mga maling pag-iisip. And when the Holy Spirit is able to work in us, then we learn how to love God, we learn how to love our family, we learn how to love the church, we learn how to love the lost. Okay? Kasama yung mga lost. So, God alone is able to create yung heart of love sa puso natin. No? And this comes from the Holy Spirit. And only the Holy Spirit, through Christ, enables us to live a life of love. Amen? So, huwag natin kalilimutan muli, the enemy of love is sin. Okay? And only through the Holy Spirit can we be set free from sin. So, ang kailangan po natin gawin is mag-repent po tayo sa ating dating style ng pamumuhay, how we used to follow only kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung gusto natin, kung galit tayo, galit, kung masamang loob, masamang loob. Now, through the Holy Spirit, gusto niya na renounce at humingi tayo ng tawad sa Panginoon at ibaling natin yung ating isip sa ating Panginoon. And repentance is really all about the change of our mind. You know, one of the things na meron tayo ngayon, if you are a Christian, is that meron ka na ngayon kalayaan to set your mind on the things of God. Kaya nga po, ito naman, siyempre, practice din naman. I'm not saying na basta-basta mangyayari to, but by the grace of God, this can happen to you and to me. So, the Lord wants to teach us how to trust God, how to trust others, how to be transparent, how to be open, willing to receive feedback, and ready rin mag-confess kung mali tayo. So, God desires for us to be free. Amen? So, yan po. God desires for us to be free. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. I hope na meron po kayong natutunan na maganda sa session po na ito. And I do pray that we would just learn how to rely on the Holy Spirit, how to walk or to live our lives in the power of the Holy Spirit para unti-unti po He can set us free mula sa bondage of sin na parang kumapit na sa buhay natin in the past habang tayo ay nasa mundong ito. No? Pero ngayon, may pag-asa po. Through the help of the Holy Spirit, pagsusunod lang tayo sa Kanya, unti-unti, we can be delivered from sin. Amen? So, ako po yung mananalangin na ngayon para sa bawat isang nanonood. I will now pray for all of us. So, Father, minadalangin ko pong lahat ng nanonood ngayon, pati yung manonood pa lang mamaya sa replay. Father, tulungan niyo kami to really surrender our life to you, Lord. Lord, kung may mga nakikinig na hindi pa nila nagagawa yon, I pray na they would do that, they would entrust themselves to you, and really make a decision to follow you. At kami naman po, Lord, na we have already surrendered our lives to you, Lord, tulungan mo kami na makinig sa Holy Spirit, to pay attention, to discern kung ano ang kalooban ng Holy Spirit in every situation, and to follow faithfully in obedience to the desire of the Holy Spirit. So, tulungan nyo kami, Panginoon, by your grace, itong panalangin namin, in Jesus' name. Amen. Amen. Alright. So, praise the Lord. Medyo naaba ng konti yun, ha? Sumobra tayo ng mga
10 minutes sa ating usual na time. Pero tingnan po natin ang mga comments ng bawat isa. Okay? So, purihin ang Panginoon. So, Sister Rosita, good afternoon. Good afternoon sa inyo po. Okay? Sister Presi, ayan, good afternoon sa lahat. Praise the Lord. As usual, puro mga kindred hearts ang mga nakikita ko rito, mga kababaihan. Okay? Sister Wilma, watching from Realville. Amen. Sister Feli, watching from Muntinlupa. Amen. At ang ating bagong kaibigan, watching from Japan. Praise the Lord. Amen. Okay, watching while cooking at my kitchen po, Bibi. Ayan, praise the Lord. Salamat sa Diyos. Okay? Kahit nagluluto, wag lang masunog. Ano? Amen. Blessed Thursday, everyone. Ayan, amen. Sister Aiko, to God be the glory. Praise the Lord. From Calamba. Okay? Vista Hills. Good afternoon po, Bibi. Si Sister Edwina. Amen. Alright. Bibi, thanks for the enemy of love is sin. Totoo po yan, ano? And only Jesus can set us free from the power of sin. Yan ang maganda po doon, ano? Huwag lang po tayo doon sa bad news, kundi pati sa good news po tayo. Focus tayo rin. Okay? Ito, medyo mahaba ito, Sister Batin. Okay, yes po, PB, we learn a lot po. The Holy Spirit po is also a person whom we can be intimate also. It's our choice po to walk and be in step with the Spirit. And as we choose to walk with the Spirit po, fruit of the Spirit is produced. Our job po is to walk, cooperation po talaga, para po magamit talaga tayo ng Lord for the kingdom of God. Well, exactly. Maganda, maganda sinabi ni Sister Batin. So, yun po ang tatandaan natin. Sa sarili natin, we cannot be free from sin. Talagang nakakapit sa atin, parang tuko. Pero through the power of the Holy Spirit, unti-unti, may susurrender natin yung selfishness, yung pride, yung ego, yan. The Lord will transform us day by day. Basta, by faith po, tuloy tayo magtiwala sa Panginoon together with others. Huwag tayo mag-isa. Kailangan natin ang ibang mga tao. Kasi nga, sabi ko sa inyo, minsan may mga blind spots po tayo. Hindi natin nakikita. So, through the feedback from other people, mas maintindihan natin, uy, naku, mayabang pala ako. Uy, kulang pala ako sa pansin. And also, yung disclosure, yung tinatawag na confession, napakahalaga po yan. So, sa relationships po, through disclosure and feedback, we learn and we grow in our knowledge of God. Amen? Ayan. So, Sister Ermi, watching here po from San Pedro. Amen. Thank you. Sister Batin ulit, keys to real life can really help a lot of people talaga. Okay, lalo na po ang daming sensitive issues rising up po, like rape issues. But definitely agree po ako dyan. Ang ating kaaway, si Satan, make sure na lahat ng tao na nabubuhay sa mundo would become damaged goods, you know, by that time na maging adult sila, they will be damaged goods. Daming experiences of hurt, of pain, of abuse, sari-sari po. And so we become defensive, we become individualistic, we become self-centered. By the time na maging adult tayo, hirap tayo to really love, to be open, to be transparent, to love people and trust people. Hirap po tayo dun because of the things that we go through in life. Pero there's hope kasi the Holy Spirit can set us free. Amen? The Holy Spirit can set us free. Good afternoon po, PBs. Good afternoon din po sa lahat. When we fully understand how deeply God loves us, we will begin to trust and obey Him and we will be able to love others. We need to learn how to walk in the Spirit and it is through the help of the Holy Spirit. Well said. Exactly. Yun po. Living by the Spirit, of course, parang siguro namimisteryosohan kayo dyan. But the truth is, the Holy Spirit po lives in every child of God. Na kung hindi nyo pa nasusurrender yung buhay nyo, yun yung step one. Okay? Pero pag nasurrender nyo na yung buhay nyo sa Panginoon, through the laying of hands, you receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit begins to live in you. So, nangungusap siya sa iyo through your thoughts. Nangungusap siya sa iyo through desires in your heart. No? And ililid ka niya, i-guide ka niya. And don't worry, just like a true friend, matututo ka over time to discern His voice. So, kailangan lang, ano, yung magsanay ka, mag-train ka together with others, how to listen to the voice of the Holy Spirit who really guides us and leads us each and every day. No? Siyempre, primarily through the Word of God yan. That's the first and foremost way that the Holy Spirit leads us. So, magitan ng salita ng Diyos. So, getting into the Word of God, meditating on God's Word, yung po number one po talaga na way yan to be
discerning, no? Kasi the Holy Spirit will never contradict himself. Pag ginaguide niya tayo, pag may mga thoughts na pumapasok sa isip natin, if it's from the Lord, sigurado yan, consistent din yan sa scripture. Hindi yan mag-go against the word of God. Okay? Kaya pag may naiisip tayo na hindi, no, pag tinignan natin sa word of God, hindi ganun na sinasabi, alam na natin na yung iniisip natin is not from the Lord. So primarily, it is really through the word of God. But of course, there are other things like yung tinatawag na desolation and consolation, which we will talk about later, no? So mga ano na yon, mga spiritual disciplines na kailangan matutunan natin over time. So stay tuned lang kayo sa mga ano natin, regular natin mga pagtuturo tulad nito. So this is Keys to Real Life, mga kapatid. Every Tuesday and Thursday, we are now on the third session po ng ating pag-aaral. And this is an 8-part series, so meron pa pong 5 sessions to go. Kung hindi nyo napanood yung first 2, go back lang po kayo. You can go to our YouTube channel din po. Just look for RLCCPHIL at hanapin nyo yung playlist na Keys to Real Life. Okay? Of course, sa ano natin, nandun din yun, sa page and sa group. So welcome to all of you. I hope that you learn a lot dito sa ating pinag-aralan. And I'll be seeing you again next Tuesday. Next Tuesday po. We will study session 4. Okay? At doon, papasok na po talaga tayo doon sa pinaka-Keys to Real Life, yung tinatawag na Redeem the Past. No? Mag-umpisa na po tayo doon. So get ready. Sigurado yan na ano tayo, mag-i-enjoy rin tayo. And of course, matatransform din po tayo dun. Muli, let me advise you na if you are studying this, or if you want to really benefit from this study, maganda na you look for somebody na nag-go through na to help you or with a group. Let us know if you need help. We have people who have gone through this and they can assist you sa pag-proseso ng mga steps na ito. Amen? So again, thank you so much. Please join us again sa Keys to Real Life po every Tuesday and Thursday, 4 p.m. Dito po sa Real Life Christian Communities page at also sa RLCC online group. Available din sa YouTube. Okay, so see us wherever kung saan nyo gusto kaming makita. So praise God and God bless you po. Amen.